Guys, so nandito na naman tayo sa ating panibagong video. This time naman, ipapakita ko sa inyo yung mga gamit kong power tools. At ang mga power tools na ito guys, nabili ko lang siya sa pinakamurang halaga. Okay, alam naman natin tayong mga nagdi-DIY. Wala tayong ganong budget or minsan nanghihinayin tayo bumili ng mga bagay or mga power tools or nagdadalawang isip tayo kasi pwede nating ipambili ng ibang mas magandang bagay. Pero luckily, hindi ako nagsisisi na binili ko itong mga power tools na ito kasi bukod sa napakaganda, bukod sa para sa akin ay nagbibigay ng satisfaction, at the same time masasabi ko na talagang functional, although yung word na heavy duty or industrial grade ay wala. Masasabi kong lahat ng nagawa kong projects or lahat ng mga DIY ko nagawa ko ng maayos sa mga branded products at sa mga semi-branded products na ito. Okay? So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga power tools na meron sa akin at kung magkano ko sila nabili para magka-idea din kayo. Okay? So una natin i-consider guys is online. Sa Lazada at sa Shopee. Mag-abang tayo ng mga sale. Okay? Or pagdating din sa mga hardware na pinakamalapit dyan, tignan natin. Okay, pwedeng naka 50% off. Mga ganon. So, abang-abang lang din guys. Yun ang isa sa pinaka technique talaga para makatiming tayo ng mga magagandang power tools. Okay, so umpisa na natin. Papakita natin yung brand. Papakita rin natin kung magkano natin sila nabili. Okay, karamihan dito nabili last year at meron ding nabili this year. Okay, so umpisahan natin sa electric blower. Okay, ano nga ba ang gamit ng electric blower na to? Noon, nung wala pang pandemic, ginagamit ko ito pang linis ng computer. At maganda, effective. Okay? At na-realize ko, pwede din sigurong gamitin sa woodworks. Paano ito gagamitin? Okay, kapag gumagamit tayo or gumagawa tayo ng mga projects, hindi natin maiwasan na nagka-cut tayo or may mga alikabok or let's say may mga dumi, pinaglagarian natin at ito napapasok ang function ni electric blower. Talagang isang pasadahan lang, tanggal lahat ng alikabok. Okay, ang electric blower na to guys, kung hindi ako nagkakamali, last year pa yata ito. Nabili ko siya ng 420 pesos sa online. Hindi ako nagkakamali, kasama na rin ang shipping fee. So sa halagang 420 pesos, mahigit dalawang taon ko na siyang nagagamit. At hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. So, marami na rin kami pinagsamahan. At napakarami na rin yung nilinis na kalat. At alikabok. Okay? 420 pesos. Sulit na. Okay, pangalawa guys ay ang ating isa sa pinakapaboritong power tools ay ang welding machine. Nabili natin ito guys sa Lazada. At ito ay nabili natin sa tumataginting na 3,200 plus 3,270 something. Kasama na ang shipping. Pero guys, ngayon may mga mabibili na kayo nasa around 2,500 same model depende sa promotion.
Okay? So medyo mahal pero hindi nakakapanghinayang kasi nagamit ko siya at naging effective sa lahat ng mga ginawa ko. Metalworks. 3,270 plus. Sige, sara na natin 3,270. Pero ngayon, sa online, may nakita ko sa Lazada at sa Shopee, pwede nyo na siyang mabili ng 2,500 or 2,700. So, mura na siya. Okay? Meron din ako nakikita 3,000. Pero hindi ako nang hinayang kasi nabili ko ito noong bago mag-lockdown. So, marami kaming pinagsamahan during the lockdown. Okay? So, mag-iisang taon na rin siya. Okay. Next. Okay. Makita. Electric drill with masonry impact drill siya actually. Okay? Pwede siya sa semento at pwede siya sa bakal at kahoy. So all in one na siya. Nabili ko siya. Well, original price niya is 3,599. So let's say 3,600 ang original price. Pero nag-sale kasi ang DIY. Medyo malapit kasi kami sa hardware. Nabili ko lang siya ng more or less 2,700 plus. Kalimutan ko na kung asan yung resibo niya. So, sa 2,700 plus na yan, nagkaroon na tayo ng branded electric drill. Okay? So, bakit ito ang binili ko? Kasi merong Bosch at merong Makita. Pero during that time kasi ang nag-sale is si Makita. Okay? At hindi na ako nag-aksaya ng panahon na magpatumpik-tumpik pa at binili ko na siya kaagad. Kasi maliban sa pagiging heavy duty, kilala ang brand ng Makita na mataas na ang kanyang or matagal na ang kanyang foundation pagdating sa pag-manufacture ng iba't ibang power tools. So sabi nila, Makita or Bosch, kahit alin dyan, wala kang pagsisisi or wala kang maging pagkakamali. So since nauna, gusto ko sana yung Bosch guys, kaso late siya ng ilang buwan bago nag-sale. Pero hindi na ako nanghihinayang doon. Nagustuhan ko siya at solid. Hindi ko mahihirapang magbutas, mapakahoy man yan, or mapasemento man yan. Wala itong sinasanto guys. Kaya model niya is HP1630. Okay? So sa halagang 2,700 plus, meron na tayo, meron na ako, heavy duty electric drill, which is Makita. Okay? Next, sunod kong binili, or I mean actually sabay ko silang binili, kasi kung meron tayong drill, expected na meron dapat siyang asawa, which is grinder. Okay? Pwede natin siyang magamit sa woodworks, pwede rin lalo-lalo magagamit sa metalworks. Original price ng grinder na ito, ang brand nga pala guys is Black & Decker at nabili ko rin siya sa DIY. Okay, dito malapit sa lugar namin. Original price niya is 2,100 plus. Pero since naka-sale sila, yun ako nagkakamali, 30% off. Okay, so ang kinalabasan niya guys ay nasa
Hindi ako nagkakamali nung time na yun. Nabili lang siya ng around 1,700 plus. Sa halagang 1,700 plus, meron ka ng branded grinder, Black & Decker, solid, hindi pa niya ako binigo, marami na rin kaming pinagdaanan. Mapapansin nyo itong tiles na ito guys, si Black & Decker, ang trauma pa ako nito. At yours truly, proud ako na sabihin na ako ang nag-cut ng mga tiles na to. Okay? Black & Decker, 1,700 plus, meron ka ng 820 watts power grind. Black & Decker. Lotus Palm Router or Router 3. Actually, pangarap ko bumili ng plunge router. Kaso, nasa around 6,000, 7, 8, 9, 10,000, mga ganyan. Depende sa brand. At bilang nag-uumpisa pa lang kasi sa larangan ng woodworking at metalworks, wala pa tayong budget. So, nakakapanghinayang yun. But, buti na lang, nag-sale ang Lazada last year. Hindi ako nagkakamali. 12 ko siya napili. At, hulaan nyo guys kung magkano ko siya napili. Napili ko lang naman siya ng 1,100 plus only. Okay? Ah, bakit ako nagbibigay ng plus? Kasi hindi siya exactly 1,100. Minsan sumusobra siya ng 25 pesos, minsan sumusobra ng 30, 40, 50, depende. Kaya hindi ko siya sinasabing exact, baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Okay, so, nabili ko siya exactly 1,120 plus something kasi free shipping siya during that time. Sulit na. Compared sa mga ibang palm router dyan, mabibili mo siya sa hardware ng nasa around 3,000. But guys, Lotus is a decent brand with 550 watts power router trimmer or palm router. Sulit na sulit. Hindi ako nagsisising. Binili ko ito nung sale sa Lazada last year. Sarap. Sinagandam. Mura. Okay? Nakabili rin ako ng kanyang router bead set. Male tank. Okay? So, nakabili tayo ng router bead set. Okay, ito siya. So, nabili natin siya ng almost 400 pesos. Actually, sabay ko silang binili. Router, trimmer, and then yung kanyang drill bit. At sabay din silang dumating. At nabili ko siya sa Buildmate sa Lazada. Sulit na sulit. Okay? Yung mga binili rin ako. Clamp, guys. Maganda rin siya. Bumili ako ng 4 kasi 49 pesos lang sa Lazada. Sulit na sulit. Marami siyang pwedeng gawin. Clamp. 4. Okay, next na binili natin guys ay ang 550 watts na jigsaw. Okay?
So, napansin niyo na siguro yung previous review ko dito, previous unboxing. Okay, ito yon. Okay? So, nabili natin siya ng ano na ba yun? Okay. 1,000 almost 1,900. Almost 1,900. Tapos meron na rin siyang kasamang hand tools. Okay? Kasi chinek ko, last time na chinek ko sa DIY, ang presyo niya sa hardware ay 3,300. So, malaki-laking tipid na rin yun. Malaki-laking difference. Mahigit 1,000 na rin yun. Okay, so meron na tayong murang Lotus 550 watts. Nabili natin siya ng almost 1,900 or 1,900 plus. Hindi ko na siya masyadong matanda. Pero, hindi lang natatandaan yung range. Sulit na sulit na. Okay. At syempre, ang main event. Okay? Ang Bosch Circular Saw. 1,400 watts at wala siyang sasantuin na kahit anong kahoy gagawin niya. At yes, solid, tried and tested. Okay? So, Circular Saw KGS 190 model. Okay, sa nabili ko naman siya sa Handyman. Ang original price niya sa Handyman guys is 9,305 pesos. Pero nag-save sila 50% off. Nakuha ko lang siya na 4,600. Okay? Nakuha ko lang siya ng 4,600. Okay, sa online, siguro hindi na nalalayo na pwede tayong makakuha ng 5,000, ganyan, 5,500, 5,600, mga ganyan ang range niya sa online. Mataas kasi ang patong nila sa ng mga hardware sa pagbebenta ng ganito. Pero para sa akin, sulit na sulit na. Kasi hindi ka na makakahanap ng ganitong klase ng power tool sa mga hardware dyan sa halagang 4,600. At ang original price niya sa hardware ay 9,305. So hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Pinili ko na siya kaagad kasi nag-iisang stock na lang during that time at baka maunahan pa ako. Kaya sorry na lang sa mga naunahan ko sa Handyman. Okay. So, lahat ng yun nabili natin sa murang halaga. Although napagastos tayo, pero ang point, naka-discount tayo. So, tip ko lang sa inyo guys, mag-abang-abang lang kayo sa mga sale, sa mga hardware, or kung hindi naman, sa mga online stores. Okay? Ganun lang kasimple ang technique para mapamura tayo. Para hindi tayo murahin ng mga kasama natin. Kasi hindi pinupulot ang pera. Pero dahil dito, baka ito pa ang magiging source ng income natin, or kung hindi naman, mas makakatipid tayo kasi instead na ipagawa natin sa iba, tayo na mismo. Kasi tayo ay isang proud DIY. So hanggang sa muli guys!